The former president is obviously pro-China. Our present president, BBM, has no direction, no plans at all, short and long-term plan. I wish the Senate will get their heads together and make a strong condemnation of what China is doing to us. Naninindigan bilang Pilipinas sa West Philippine Sea, China, 9-9 mo, mukha mo. Ang masasabi ko lang dyan siguro, baguhin na ng mga Pilipino yung paniniwala na pag pumalag tayo, pag kinausap natin o rumalma tayo, kikirahin tayo ng China. Yan kasi ang in-instill ng Duterte administration sa mga Pilipino eh, na pati yung mga senador, na gyera agad. Hindi naman nagyera ang Vietnam, hindi rin naman nagyera ang Taiwan. Ang kailangan lang malaman ng Chinese na alam natin yung karapatan natin at alam natin kung ano yung pinaglalaban natin. Wala naman tayong planong makipagyera dahil hindi talaga tayo mananalo. Kaya dapat yun ang maintindihan ng mga Pilipino. While it's true, sir, no, na mas clearer na nga ang stand ng present na administrasyon with regards to the issue on the West Philippine Sea, as a fanatic, mas maganda sana kung mas clear. As clear as doon sa stand ng dating mahal na Pangulong Duterte na hindi ko binoto, to be clear, na sasakay sa jet ski, bitbit ang bandera at ipaglalaban ang mga karagatan ng Pilipinas. Although later on, sinabi niya na isa itong bravado para sa eleksyon at mga stupido doon yung mga naniwala, mas nanaisin ko ng maging stupido na ipaglaban ng isang bagay na tama at ayon sa mga karapatan na atin ipinaglalaban. May clean sentimiento lang po tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. Sa ganang akin po, pinaamaganda po siguro na i-divert na lang yung confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President and Department of Education sa pagbuo ng mga struktura sa West Philippine Sea. Palagi ipinapakita ng Pilipinas ang diplomasya sa pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga bansa, pati na sa China. Mahalaga sa atin ang kapepaang kahit na ang pinag-uusapan ay issue ng seguridad. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay mahina at sunod-sunuran na lang sa gusto ng iba, lalo na at soberanya na natin ang nakataya. Nakakainsulto na ang ginagawang pambubuli sa ating Coast Guard at mga mangingisda at hindi ito dapat binabaliwala dahil kung ito ay ipagsasawalang bahala natin, siguradong mauulit at mauulit ito. Alam naman natin na anumang tensyon at aggression sa pagitan ng mga bansa ay may epekto sa kalakalan at ekonomiya at iyon ang ayaw natin. Para sa akin, kailangan isulong ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang proteksyonan kung ano ang sa atin sa pamamagitan ng makatwirang diplomasya sa ilalim ng international law. Kung hindi ay hindi lang respeto ng ibang bansa ang mawawala, kundi pati na rin ang respeto natin sa ating sarili. Mabuhay ang Pilipinas! Nagsimula po kaming sumuporta para sa West Philippine Sea noong 2012 kasama ang iba pang grupo at nag-rally kami sa harap ng konsulada ng China dito sa Los Angeles para igiit ang ating karapatan sa Scarborough Shoal noon at sa buong West Philippine Sea. At lalo pa namin pinag-ibayo ang pagsuporta nang manalo tayo sa Hague ruling noong 2016 na maliwanag na itinatakwil ang pag-aari ng China sa West Philippine Sea. Mainis, masakit sa dibdib ang mga pangyayaring ginagawa ng China sa ating mga tropa dyan sa West Philippine Sea. Walang mula pa, wala akong tiwala dito kay Xi Jinping. China, tigilan nila yung pangpupuli sa amin. Magpagganib yun. Sana pa rin ang US ang pagtulong nila sa atin, hindi lang puro pangako. Maasa ko na balang araw mababawi natin lahat ng pinamkam itong mga pinchik na to. Bakit hindi niya muna ayusin ang sarili ng bakuran ang gulo-gulo ng bansa niya? Puro dilubyo ang dinadanas niya. Nagagawa pa rin ng bully.
mga mukam lang hindi sa kanila. Hello sa mga kapwa ko Pilipino. Yung issue about sa West Philippines, matagal ng issue yan. High school pa lang ako issue na yan. At ang masasabi ko naman sa mga kagaya ko na individual Pilipino na wala namang position sa government is wala na talaga tayong magagawa dyan. Instead, na mag-focus tayo sa mga bagay na mas may control tayo. Mag-focus tayo sa mga bagay na mas may magagawa tayo. Gawin natin inspirasyon yan as bilang Pilipino na someday na makakatulong din tayo sa bansa natin. Marami pang ibang problem sa bansa natin na pwede tayo makatulong. So kagaya ko, isa rin yan sa mga motivation ko kung bakit ako nag-business ng abo sa software industry, kasi isa sa mga reason ko rin is mapalakas yung technology ng Pilipinas. Ngayon, sa mga iba namang bansa naman na may interest sa area na yan, instead na tingnan natin yan as battleground, bakit hindi natin yan tingnan bilang isang tulay ng kooperasyon or sa magkasamang pag-unlad? So yun lang, maraming salamat.